Good morning mga Karo House. Today sa January 31, 2023, araw po ng Martes. Ayan, good news mga Karo House, kasi natapos na po kahapon nung tropa yung mga assignment doon sa Granosa Lane. Ayan. So, meron lang pong maiiwan doon. Si ano yata, nakapasok na si Jasper. So, pinaglinis lang po natin siya doon sa area. So, dito na po tayo sa phase 1. Ayan, dating gawin, kung maalala nyo itong location na to. Nagtrabaho tayo rito ano, January. Yan, January hanggang April or May, yan diyan sa area na yan. Ayun oh. Bali dito na 'yon tropa, kinuha lang namin yung ibang gamit. Yan, good morning muna, Jay. Good morning ulit. Ayun oh, good morning. Hindi naka-play yung kanina. Oh, hindi naka-play. Nakalimutan pindutin yan. Good morning, Master Jojo. Good morning. Ayun oh. Dito si Louie. Good morning. Good morning. Yan, ito yung tatrabahuhin po natin na bagong unit. Good morning din, Bilog. Good morning. So ito mga kalagot, nililinisin lang naman po namin to. Papaluwagin para yung delivery mamaya, okay na. So dito muna po tayo sa labas. Hakutin lang po natin yung mga gamit. Yan. Yan, buti maaga silang natapos doon kasi apat naman sila. Maliit lang po yung inassemble na cabinet doon. Tapos yung tiles, maliit na lababo lang. Okay, umpisa na po natin tong ano natin dito, bagong project na row house. Medyo malaki yung corner niya rito. Siguro sa lahat ng magagawa namin na corner sa harapan, ito yata yung pinakamalaki. Malaki yung corner lot nito. Yun nga lang, paano nga lang, pa-arco. Yan mga ka-row house, mamaya may deliver tayo. Yung delivery na yon almost pa 40% nitong unit. Yan, marami na, kumbaga sagara na yung delivery natin dito. So ito mga karos, bago tayo mag-umpisa, check muna natin yung unit para meron po tayong upload kapag natapos to, before and after. Ito pinagpaalam na po natin kahapon sa may-ari. So mamaya sabihan uli natin sila na papatanggal muna natin to kasi yung delivery truck dito po. Tsaka magle-layout tayo. At magpapahakot din ng mga panamba kapag nahukay na. So mayroon mga ilang tanim na puno rito. Yan, may maliliit na puno lang, kamoting kahoy. At saka itong malunggay. Yan, kasama to sa mga matatanggal dito. Pakurbada nga lang to. Yan, pero sa extension niya, metro kwadrado pa rin hanggang dito. Pagdating dito, medyo pa-triangle na po siya hanggang sa harapan ng bahay. So inabutan na natin to ng mga walang bintana, walang window jalousy. Pero okay lang kasi i-renovate naman po lahat, babaklasin naman po. Madamo. Eh, sa harapan din ng bahay, ganun din. So may naiwan pa isang jalousy rito. Dito naman po sa loob ng bahay. Yung kisame niya halos sa pabigay na. Pero kasama naman po to sa mga papalitan po natin. So babaklasin po to, pati yung framing nito. Babaguhin kagaya din sa mga ginagawa natin. Tapos napansin ko rito, mayroong problema yung bubungan nito. Grabe yung leak dito. So sasabihin na po natin to sa pagkumpone rito. Yung mga ano, good thing naman kasi yung mga outlet kompleto. Switches, kompleto. Yan, may breaker din siya. Ito hindi nga lang mabuksan. So, pabubuksan na lang natin sa tropa. Tsaka to. So, ito, abangan nyo mga karos yung pinaka magiging finish outcome nito. So, samahan nyo kami araw-araw. Abangan, re-renovate po natin to. Andyan na po lahat ng gamit natin. So, ipagpapaalam lang natin yung manok at saka yung tricycle muna. Thank you.
Ayan mga karosa, tinatanggal na po yung mga ano rito, kamoting kahoy. Tapos ang tataba po nung ano, nung laman. Yan o. Pero iyaano muna natin to. Ipagpapaalam natin doon sa nagtanim. Taga dito lang daw eh. Yan, dyan lang daw sa main part na yan. Ayan, sabi ni Louie, may merienda na daw. Yun o, lalaki nito eh. Lalaga lang yan, sarap niya. Di ba? Kahoy na ata yan. Kahoy na ata yan. Kahoy na. Pero parang ano pa ano, medyo malambot-lambot pa eh. Yung mga ano natin, delivery mga ka-row house, baka mamaya pa, maya-maya pa dumating. Pero ito, siguro sakto lang kapag dating ng delivery natin, at least marami na pong nagawa rito. Yung paglilinis, yung pagbabaklas, tsaka yung pinaka-layout. Nandili-layout tayo. So bonus stage sa mga manggagawa na gumagawa po sa labas ng bahay. Hindi po mainit, napakaganda po ng simoy ng hangin. Yeah, masarap magtrabaho. Dito na po tayo sa phase 4 sa Amy Rojas. Ito yung update. Ayun na, nakapasok na si Jasper. Jasper, good morning. Good morning. Yan o, matuloy din ang binyag. May raos din. May raos din. Ito yung kanilang almusal. Almusal. Almusal tuloy merienda. Yung merienda mamaya. Eh si Jamil, good morning Jamil. Good morning. Jamil, wala na hangover. Yun na. Jamil, matatapos mo na to, Mil? Yun, haspeya na lang. Yun o. Halos okay naman. Ay, nagpabili nga pala tayo ng paint thinner kanina kila Jamil. Pakisuli na tayo. Yung ano. Nakabili kayo? Isang bote lang ba? Oo. Yun, isang bote yung paint thinner. Pasuyong ako ng resibo, ano, para maisama natin sa vlog. Ayan. Thank you. Sige. Okay na to. Paint thinner. Ayan, 50 pesos. Additional dito na materialis. Ayan, medyo ano ko kasi hassle kung ako pa yung, ano, yung maghahatid dito. Pinasuyo na natin sa kanila kanina. Yung ano, isa sa pagpunta ko rito, kukunin ko yung hagdanan. Yan, gagamitin po natin doon sa ano, sa phase 1 bago nating project. Alam niyo naman sa tuwing may delivery tayo, kasama na doon yung mga bakal, pinalalagay natin doon sa ano, sa bubong, tsaka para masilip ko na rin yung bubong mamaya. Itong harapan pala ng bahay, binibigyan na ng preparasyon ni ano ni Jasper, yun oh. Masilya, sarado. Yan, nakapag-proceed na. Kapag masilya ka dyan, no, Perno, sa likod niya, no? Yung pinapasuyo ko sa'yo. Sige. Yeah, ipiflexibang ko na lang po ito. Damay mo na yung ano ka, yung pagitan ng tubular. Tsaka nitong pasimang ano. Thank you. Yan, may unting kalat pa kami rito. Ayun. Ipiflexibang natin yan. Okay na muna tayo rito sa may phase 4. Itong ginagawa natin na isang Amy Row House. So yung ano natin dito, malapit na tayo dun sa ano, sa mga haspe, sa paggamit ng compressor. Pag ano na ho kami, magsisegregate na ng gamit. So sinabi ako sila na kapag pwede na, so pupunta tayo, dadali natin tong owner para makuha na yung mga hindi dapat gamitin dun sa site. Yung mga pang retouching na lang yung iiwan para maluwag na yung unit, para makapag-proceed na po tayo sa finishing and general cleaning. Tapos inibitahan ko si Master Batang dito. Medyo busy pa yata. Na pinasusukatan ko na yung screen door, yung sliding, tsaka yung screen net ng bintana. Yun lang. Oh, may nakaharang na laruan. Bike ng baby. Yan, dala ko na yung hagdanan. Babalik tayo dun sa ano, sa phase 1. Yeah, i-re-receive din natin yung delivery. Pero baka maya-maya pa yun. Yeah, kinakarga pa lang sa truck. Ayan, tara. Let's go. Yan, dito na tayo sa, ano, sa may bubong. Yan, dinala natin yung hagdanan.
And dito matatanaw natin dito sa top view yung magiging sakop ng kanyang station, yun eh. So pagdating po doon, bali pakurbada yung paganito. So hindi siya total hanggang doon sa pinaka ano, poste ng street, no, hindi hanggang doon. So kukurbada siya papunta rito. So ito yung pinagmumula ng ano, nung malakas na tulo rito sa may ano, sa may Kisame rito banda. Dito sa may entrance nitong floor area. Ayun. So disclaimer, hindi natin pinapakita to para kastiguhin yung ano or tingnan yung mga mali nitong actual turnover. So pinapakita natin to para makita ni client owner, para pag ginawa po natin, may ebidensya tayo na bakit kailangan baguhin, ba't kailangan ayusin. So ito, kita na kasi yung kisame niya rito. Yan na, yan na yung loob. Tanggal na po yung kisame. So mukhang baliktad yung pagkakalagay nito. Dapat ito nasa loob. Pero ito, pa-orderan natin ang panibagong flashing. Tapos sa kinakalawang na yung ibang part ng yero. Siguro ipapaano natin to, papipiliin na lang natin siya kung papipinturahan or papapalitan ng bago. Halos sa kalawang lahat to. Pero yung mga capping niya sa gilid, maayos naman. Ang kailangan lang maano to, papinturahan. Tapos ito, kailangan bumili ng bago. Yan, bibili talaga ng bago rito. So isasabay na lang po to sa pagbili ng mga materials dito sa may ano, sa likod tsaka corner. Yung kalahati nitong bahay naka yero to papunta dyan. Naka bubong, sakop nitong bubong na extension. Kailangan talaga sa bahay maintenance. Pag hindi mo na maintenance to, syempre magkakaganito. Kahit twice a year or isang beses sa isang taon, depende sa ina-apply na pintura. Maganda rito, epoxy. Yung yero niya maganda naman kasi makapal. Ayan o, makapal naman yung yero. Yung ano nga lang po talaga, itong yero ay may mga kalawang-kalawang na. Kadalasan ito yung pinagmumulan talaga ng tulo. Siyempre kapag kakinalawang na yung yero, makakatagalan, nag-iiwan na ng butas yan. Pero pag ito, hindi pa nila balak na papalitan, ang tendency, lagi silang magbe-maintenance. Siguro isang beses sa isang taon or isa't kalahating beses sa isang taon kailangan pinapipinturahan para mapanatili natin na yung mga ano nito, konti at maninipis na uka or maliliit na butas nito sa yero ay ma-maintain natin na lagi siyang may tapal. Yan. So ayun lang, ito yung kanyang bubungan. Bali, ito yung nakita natin sa taas kanina. Yan, pero ito, pwede naman magawa ng paraan, extensionan lang yung ano nito, yung yero. Punta lang tapos sa papalitan yung flashing. Yun oh, delivery, andito na. Ayun oh, napakadami. So, hindi ako sigurado kung ilang truck ang darating ngayong umaga. Ayun. Ano po yan, mamaya papakita ko sa inyo yung mga pinurchase natin. Yan mga karos, ang dala-dala nila ngayon. Pre-kompleto sa tubular yan? Oo, kompleto sa tubular. Kahit yung 2x3? Kompleto lang. Okay. So yung dala-dala nila ngayon, tubular, metal paring, basta yung mga tubular sa taas na kagad dyan. Ayun si JJ yun. Kaya dinala na rin natin yung hagdan. Wala pang mga kabelya rito. Pinapauna natin ngayon yung ano muna, yung metal framing sa loob. Aba, naghuhukay sila bilog tsaka si Louie. Ayan. Bali, total ng delivery natin. Teka, mahangin dito. Ayan, 137,130. So, papakita na lang to natin kapag dumating lahat. Bali, ano to eh. Ayan, ang hangin. Ang hangin na yan. Ito kasi Master George.
Kasama na dyan yung sa kwarto, sa ceiling. Dito hindi muna ako masyado nag-pull blast ng ceiling, pero meron na yan sa gilid. So pahabol na lang. At saka hollow blocks, buhangin. Pero yung buhangin natin, apat na truck. Bali isang truck muna yung pinapa-deliver natin, kasi baka masakop natin tong kalsada. So sa mga lumilipas na araw, kapag nauubos, paisa-isa natin ipapa-deliver. Tsaka nagpa-deliver tayo ng dalawang truck ng graba. Yun. Yan. Tapos yung mga tubular na to, pang trusses na sa likod, sa gilid, pang framing na ng gate. Ang wala na lang po dyan yung pang design sa gate. Yun na lang ang wala. Tapos 100 simento ang order natin. Tapos meron na rin pong pang ano to, pang division. Yan, kasama na dyan. Tapos sa the rest, yung mga pang electrical, ihahabol natin according dun sa plano. Alam nyo naman tayo, pag umorder tayo, medyo kulang para hindi sobra. Tsaka yung fittings, yan wala. Yan, yan ang diskarte natin para matulungan natin tong client owner. Tapos kung mapapansin nyo, bakit walang mga coconut lumber dito? Meron tayong tira dun sa dati natin project, ibinigay na po natin dito. So tulong na natin dun sa nagpapagawa. Ang in-order lang namin dito, pinulik board na pamorma. Ah, dito nga pala si Ogie. Good morning, Gi. Good morning. Extra. Yun, no? Iyaya namin siya umextra rito, kaso nga lang medyo may ano, meron siyang binabantayan na ano, na oras. So hindi siya pwede magtrabaho pa. Yan. Binabantayan na oras. Importante pa lang ano. Importante siyang ginagampanan ngayon, ayun. Yan, metal paring. So itong metal paring na to para dito na, at saka rito sa likod, at saka sa gilid, sa CR, yan. Yan na yung yan, mga metal paring. Tapos hindi tayo masyadong hindi tayo masyadong umorder ng mga ano rito, si channel bar, kasi tawag dito, meron pang ito, magagamit to dito. Yan na, yung iba rito magagamit pa. So yan, yan ang resibo ngayong araw, 137,130 pesos. Tapos may order tayo na 120 na ano, na 10mm steel bar. Puro 10mm lang po yung gagamitin dito, mga Karohos, dito sa unit. Yan, pinulik board dalawa lang, kasi pang-cover din po natin yan dito. Tapos magagamit din sa pamoste. Pero yung iba meron na tayo din sa bodega. Yan, dalawang pinulik board lang. Yan, alambre. Yan, W clip. Ito yung concrete nail. Concrete nail, tansi, tsaka yung mga blind rivet. Thank you ha. Yan. Sa mga kisame. Tapos sa ito, buhangin na lang ibababa. Unang truck to. Bali, apat na truck yung darating dito. According doon sa gate pass natin. Ito lang yung paghuhukaya namin dito, pero kami na mag-a-adjust. Medyo ano kasi, lalagpas tayo doon sa, ano, sa kalsada. Okay na po yung unang batch. Balita ko, sila rin yung maghahatid ng iba pang mga materyales. Ito lang po muna. So kung ano yan, kung apat na truck agad yan, gandito yan. May graba pa po yan, tsaka may hollow blocks, kaya kailangan natin yung space nito. Tsaka yung space din po dun sa tambak. Tambak ng lupa. Yun, dito tayo pumibili ng mga materyales na pang electrical. Ito na yung plano namin ngayon sa may-ari regarding sa mga function ng electricity. General rewiring din po tayo ron, at saka ano, mag-add tayo ng isa pang panel breaker. Pero sa ngayon, ang bibilin lang po muna natin yung pinaka mga ano pa, yung pinaka main na kailangan, like ng flexible wire. Ayan, meron tayong wire dito. Yung apat na box to, number 10, number 12, tsaka dalawang number 14 na magkaiba yung kulay. Junction box at tsaka utility box, yan, lumili tayo, tsaka electrical tape. May meron na ba kayo yung chint na ano, pang bilagi kong binibili, pang breaker? Meron na. Yan, isa rin, pa dagdag. Anong ano?
Number 30. Number 30, isa lang. Yan, para sa break. Sige, okay na yan, pre. Breaker ng aircon. Yan. Yung additional na sa actual turnover, merong isang slot doon. So, doon. Lalagay tayo rin. Lagi nyo na napapanood yan. So, sa mga bago doon sa channel ko, yan, makikita nyo yan kapag ka naikabit na natin ko para sa... Tapos yung mga ano nga pala, yung mga pipe, ayan, yung mga water line, ayan, yung mga tubo sa PVC pipe, to follow na lang yan kasi susukatan pa namin para ano na lang, para saktuhan lang yung materials. Ayan, okay na tayo rito. Be, maraming salamat ha. Thank you. Okay, Daryl. Okay. Ito yung mga binili natin dito, ang dami. Oh. Tingnan nyo yung e-bike ko, daming karga. So, junction box, utility box, flexible hose, bali 100 meters at saka 500. Yan. Tapos itong mga wire na to, number 10, isang number 12, tsaka dalawang number 14 na magkaiba yung kulay. Tapos electrical tape, yan, 5. Bumili na tayo ng single deadbolt mga karos kasi para may lock yung main door. Pero papalitan din natin yung ano nun, yung pinaka doorknob niya, yung pinaka main. Tapos para sa aircon, ito yun. Yan. Additional. So, ito mga karos, itong dito, dala-dala natin, 17,540, yan. Tapos yung isa naman, yung binili po natin na breaker, ayan o, circuit breaker, 265. Yan, lahat ng to, doon sa ginagawa nating bagong row house. Tara. Ha? Walang mga laman na wire yan? Eh, mag-generally wiring naman tayo, okay. Yan, nandito na po tayo. Wala daw laman na wire yung mga ano. Oo, oh, ganyan talaga minsan kapag hindi ho nakakapa. Yung mga walang laman. So, ito na po. Yung ating mga pinamili. So, wala kasi tayong access pa rito sa... Ay, sorry. Dali yung tansi. Wala pa tayong access dito. Tsaka, Joe, hindi pa talaga ito malalagyan ng ano, no? Walang butas. Ha? Walang butas. May pambutas tayo. Meron na? Sige. Wala. Ayaw nga, no, bago pa lang. Walang mga ano. Ano pa lang pala to, props pa lang. Wala pang mga wire. Or, nahila. Yun lang, baka nahila. Baka malinis ang ano, pagkakahila siguro. Pero yun dito, mga ano, naputol na. Ayan. Yan, wala rin. Yan, wala rin. Yan, sakto na rin naman yung sa mga binili natin. Pagka-shinein natin lahat yan. Ito yung mga ano, mga gamit. Na kaya bumili po tayo nito. Yan para dun, may ano na tayo, may lock. Tapos sa ito, para sa aircon, additional dito. Yan, no, meron pa siyang slot dito. Yan. Mga karos, bago mag-break time, andito na, second batch ang delivery. Pangalawang truck. So check natin yung mga dala-dala naman nila. Eh may mga bakal na. Tapos yung C-channel bar, apat lang yung pina-order natin. So hindi na tayo nagpa-order ng marami kasi meron na pong pwedeng gamitin to yung natira rito. Yeah. Yan, pwede na pong gamitin yung iba pang mga nakatira na natira po diyan. Diyan na lang po. Sana dito lang. Ah, sa gilid. Pwede na dyan sa gilid. Ay, sa pinakagilid dun, no? Sa dulo. Tapos, na-notice din namin na hindi nakatap yung, ano, yung linya nitong septic. Muna po yan dito sa ibang mga nagawa namin. Tiyempo lang na kung hindi nakatap. Ayan. So, itatap natin. Wala po siyang linya papunta rito. Overflow. Malamang ito rin, yung floor drain. Wala rin linya to. Kaya itatap na lang namin ito papunta dyan. Kaya kailangan ng ano, ng jackhammer. Ayan. 120 pieces na bakal po ito. Yung dalawang pinolic cord na ito, magagamit po natin ito. Yan, magagamit natin yan dito. So, i-cover muna natin dito sa loob ng unit. Yan, cover muna. Yan, break time ha.
Break time na po tayo. Ayan, nandito si Jamil at saka si Jasper. Shawaran, shawaran, si Charo. Nihintay na kayo rito. Ayan, makakasama rin po natin sila rito pag natapos yun doon sa kabila, saka phase 4. 7 feet ba ito, Lord? 7 feet. So ngayon, yung mga binili natin na wire, doon muna sa bahay, babalik na lang natin dito mamaya kasi delikado pa rito sa loob, baka mawalan tayo. Yung Arteflex, lakas ng hangin. Kaya uyan muna, uyan. Kaya uyan muna, break time. Yan, tatapusin ko lang yung karga nito. Meron pa isang delivery yata ito ngayong araw. Ayan, bali ang karga na lang nito, yung graba, tsaka ito yung simento. So may kulang pa sa simento. Tapos mamaya iba na yung maghahatid ng ano, nung hollow blocks. So yun yung simento natin. So ito yung kinakarga nila rito, yung pang 50% ng delivery natin. Mga pang kwarto at saka pang kisame. Yan. Okay na po yung delivery. Bali yung graba, dito ko na lang pinalagay. Ayan o, dyan na lang natin pinalagay yung graba. Kasi maghuhukay kami, mabigat to kapag in-adjust namin. Bali sumakop siya ng konti sa ano, sa ano, sa kalsada rito. Pag nasita, adjust na lang namin. Ito kasi hindi naman daanin to. Wala, bihira pong may mga dumadaan dito. So ito, adjust na lang namin. So kapag dito naman o kasi, lalong nakaharang sa kalsada. So yung buhangin naman kasi, i-adjust pa naman natin yan eh. Gawa ng ito, yung uukayan pa natin yan. Tapos sa halo, ano siya, mababawasan na mababawasan. So yan, yan yung nangyari ngayong umaga hanggang patanghali. Nag-break time na yung tropa. So mamaya, babalik ko na lang to dito. Tapos ipapakabit na lang natin yung double lock dito. Marami pa kasing gagawin dito, bubutasan pa to, tsaka rito. Yan ah. So yung ibang materyales, yan o, dito na. So mamaya may third at saka fourth batch yata tayo ng delivery, hollow blocks na at saka yung mga kulang na simento pa. Yan, break time muna. Tara, yan, nakabalik na tayo rito ulit after break time. Anong pinapanalangin mo, Jamil? Malamig na hangin. Sarap dito, no? Ah, sige ha, mamaya na lang. Sarap dito kasi, oh. Yan. Nakita nyo ba lahat yan? Yan, yan. Ano yan, yan? Hindi sa amin yan eh. Nila yan. Ay, dako. Ito mga karos, mainit banda rito pagka after ng break time. Pero dito sa harapan, yan, malilim na. So nakakaano pa lang tayo, no? Dalawang truck, no? Dalawang truck ng delivery. So may paparating pa ng pangatlo or possible baka hanggang pang-apat. Tapos sa ngayon habang hindi pa dumarating yung delivery, ano, pupunta ako doon sa hardware. Hingi tayo ng previs. Check natin ito, piko. Hingi ako ng piko. Tsaka metro. Sana makuha natin ng libre lahat kasi ang laki ng purchase natin ngayon. Para magamit natin dito. Excavation. Dito tayo sa ano, sa Melanie Hardware, yan sa Paradahan. Yan na binayaran na natin yung ano, ayun si Ma'am. Ma'am, kaway ka naman dito, Ma'am. Nakakahiya. Iya si Ma'am. Ayan na, total lang binayaran natin lahat mga karosa na to. 138,430. May pahabol kasi tayo na si Channel Bar. Ayan o. So yung iba rito, may mga ano pa, may mga bilog kasi meron pang hindi na i-deliver sa atin. So bali, bukas na daw yung mga hollow blocks. Total naman, hindi pa natin kailangan. Tapos nagbigay siya ng piko. Ayan yung piko natin. So kailangan daw ni bilog tsaka ito, metro isa. Ayan si Mama, busy. Grabe tong hardware na to, sobrang busy. Ayan, kaya lagi tayong umorder dito. Bukod sa mura,
Makatipid ka kasi rito kahit mga 2.5 eh. Pagka 2.5 to 3,000 may get. Pag marami yung order mo, mabilis pa. Mabilis sila. Napansinin nyo yung mga order ko, in-order ko lang ng hapon yun eh. Tapos first trip, yan. Siguro dahil napapriority rin tayo mga karos, gawa ng ilang taon na din po tayong ipapadeliver at saka umorder dito. At saka ano, magaang kausap. Yan. Mabilis. You know? So nakiusap na lang sila. Hello. Yan ah. Yeah, yeah, yeah. Yan, nakiusap na lang sila na hindi ko pa naman kailangan yung hollow blocks eh. Bukas na. Tsaka yung mga kulang na semento. Tapos may ano pa tayo rito. Tatlong truck ng buhangin. Bali ano na po yun. I-deliver na lang kapag kailangan na natin. Yan, tara mga karos. Balik na tayo din sa site. Tumama na tayo rito sa grocery. Dito rin sa may pagtas. Binila ko ng tropa yung ano, chocolate bar. Habang ano, habang mainit ang panahon, dagdag energy yan. Yan na. Tara. Yan, dito na tayo. Yung piko. Napakainit dito. May kasamang lamig. Panga ng energy. You know. Choco mucho. Choco mucho baka naman. Energy sa ano? Sa init. Grabe ang init. Matindi ang init. Choco mucho. Energy. Energy. Duman si Batang dito. Hindi ko nakita eh. Baka papuntang base 4 yun. Galing na, nagsukat na. Ayun, shoutout kay Master Batang. Nagsukat na dun sa phase 4. Ayan. Papunta tayo ng phase 4 ngayon. Shoutout muna kay Juver, Peña Flor from KSA, at saka kay Charles and Jerry watching from UAE. Yan, shoutout po sa inyo. Ito dito mga karos, mabibigay na rin ako ng update dito. Yung mga nagawa rito. Yan, tapos ang pinipinturahan na at binibigyan ng preparasyon dito yung pintuan dito. Si Jamil yung lumamanap dito. Yan o. Dito. Yan sa bar counter. Meron pong nag-message natin tungkol po rito sa ano, sa bar counter, yung pinaka budget meal. Ang pinaka ano namin dito, sinasuggest gawa na lang sa plywood. Yan. Pero wag yung damihan yung shelves na kagaya nito. Yan, kapag kaganyan kadami, syempre medyo maraming kahoy, o kaya kung may drawer, mas mahal. Tapos yung mga dito sa mga header, pwede naman hindi na sa pintura. May nabibili pong mga ano, wallpaper. Yan, basta maganda yung pagkakabit, yan, budget million. Yan, conforme. Tapos sa counter, kaya naman na nagiging mahal kasi gumagamit ng granite. No, kapag gumamit ng granite or quartz, yan, medyo mahal yun. Kadalasan sa ibang mga bar counter, meron na siyang parang ano, may mga sink na. So may mga sink o kaya lababo. So nook bar, mga ganun. Pero medyo costly yun. May gumagawa ng bar counter na napakasimple lang. Wala nang shelves. Dito lang. Siguro naabot lang ng ano, mga budget cost. Nasa 5,000 pababa or pataas onti. Ayan. So nakadepende po kasi minsan ilaw pa lang magkano na eh. Diba? So pinakamura yun. Pero kapag ka pinakamurang ano, murang design ng bar counter, syempre medyo hindi masyado ano, papapakinabangan, as in patungan lang, hindi kagaya nito. Eh, may drawer na to, may shelves na, may lagay ng wine rack dito, may ilaw para ito, may header. So dito pinipinish na ni Jasper po to. Ito na lang naman yung isa sa pinakamatrabaho itong
Hamba, tsaka itong pinturan. Doon sa ginagawa namin sa phase 1, hindi namin alam kung kukuha pa kami ng isa. Kasi yung dalawa rito magkapatid, pag natapos itong area rito, baka ano kami, mawalan sila ng pwesto. So malapit-lapit na ko kasi ito, kagaya nito, preparado na ito. Jasper, kailan mo kailangan yung pintura sa labas? Yung top coat. Patimpla na ako bukas. Sir, bukas. Oh, sige, sige. Parang bukas ang wagay yan. Yun lang, may apply yan ng ano. May? Reducer. Reducer? Acritex? Sige, kung ano na ako. Okay. Acritex reducer. Yan. Yan yung Acritex primer kasi yung parang pinaka-reducer nun. Acritex, ano, reducer din syempre. Tama ka raw yung update dito sa phase 4. Yan mga karos, uwi na po. Ingat kayo ha. Yeah. Ang cute ng bike mo, bilog. Takong homeowners lang. Sige, sige, ingat, ingat, ingat. Yan dyan, Jay. Yan mga karos, kita-kita next video. Paalam po muna, God bless.